Welcome back sa vlog, no? Tutuloy natin yung DIY maintenance ng ating electric scooter. Tinanggal natin yung brake caliper ng likod na gulong. Ito siya. Tinanggal natin yung brake pad dahil balak natin magpalit. Try tayong umorder sa Lazada ng brake pad. Worth 70 pesos plus shipping. So dumating siya, ito lang yung packaging niya. As simple as that. The thing is, medyo malaki. So ito yung in-order natin sa Lazada. Apat na piraso na, 2 pairs. Ito yung ating brake pad sa ating electric scooter, Speedway 3. So ito yung challenge ngayon. Ko-convert natin itong nabili nating disc pad. Iga-grind natin, no? So nag-try akong mag-marking. Meron ako itong red na pentel pen at saka black. Yung black medyo nag-blot, kumalat. Anyway, ayan yung size. I'm still not sure, pero yung inquiry ko online is about 250 yung isang pares. Hindi pa ako sure sa size kung parehas. Ina-assume ko lang na kaparehas ako ng size ng mover, pero hindi pa naman ako nakakita ng actual. Anyway, tuloy natin tong conversion nito and let's see kung magiging effective. Ito yung original size. Pinagtalikod lang natin sila. Pinagtalikod. At inipit natin dito sa bias grip. Yes. Finishing natin ang hikel dahil masyado mabilis yung electric grinder. Baka masobrahan pati yung original na brake pad matrim. So as you can see, almost na siya. Just make sure lang na flat yung ating hikel sa surface nito para hindi siya nakabukol. Then final touch, ilihain natin, ano. Ito na yung in-rind at kinikil natin. Mga matatala siya na bakal. So finishing touch, liha. Yung ibabaw nito, I assume medyo makinis to at galing sa fabrication. So lihain din natin ng konti. As you can see, nag-fit naman siya. Saktong-sakto yung ating panukat, yung ating tantiometer. So try pa natin yung isa, then kabit natin, i-road test natin kung makapit tong brake pad na to. Na kabit na natin yung bagong brake pads. So pantay naman siya. Pantay, medyo nag-trim ako ng konti rung sa isa kasi nakabukol dito sa bandang unahan, kaya hinikil ko pa. Siguro sumasayad sa loob. So try na natin kabit. Okay.
Okay, nakabit na natin yung caliper. I-re-recalibrate lang ulit natin yung clearance ng ating brake pad sa display. So far sa ngayon, freewheeling siya, as you can see. So ipibrake ko yung brake level sa handlebar, tapos higpitan na natin to para maka-assure tayo na nasa yung display gitna ng brake pad. So kapag DIY, hindi mo agad to mahihigpitan ng magandang higpit, no? Hindi mo naman pwedeng i-release yung preno. So once na naka-temporary tight na siya, itawan natin yung preno. Nagpi-freewheeling, as you can see. Ayan. So mukhang nagbe-break naman, kumakagat. So i-re-retight natin yung pinang-calibrate natin ng disc pad. Retight natin. Magandang higpit. This time, nakabitaw na ako sa brake lever. I think it's good. Double check lang yung loob. And yung cable, retight na rin natin. Actually, pwede ko pa siyang i-adjust ng konti, pero doon na lang ako sa brake lever mag-a-adjust. E, testing ulit, pre-wheel. Okay, good. Brake. Mukhang kumakapit. All we need to do is ibalik yung cover at i-road test.